God is at work in this. Pero tulad ng pagsilang ni Jesus dito sa mundong ito sa pamamagitan ng ating Inang Maria, hindi rin may isa sa katuparan ang pagliligtas sa batang Jesus kung hindi dahil sa tapang na ipinamalas at ipinakita ni San Jose. Ang dami niya pa rin sigurong hindi alam at this point. Pero sa kabila ng iyon, mas pinili niyang sumunod sa utos ng Diyos. Paunti-unting natutupad ang kagustuhan ng Diyos na maligtas ang lahat. In doing so, He has shown courage creatively, demonstrating boldness and courage along the way. Minsan, dumadating tayo dun sa punto ng buhay natin na pakiramdam natin, hindi natin naiintindihan lahat ng mga nangyayari sa paligid natin, o kaya parang hindi natin nauunawaan kung bakit nangyayari yung mga ganung bagay. Nararamdaman natin na parang pinapabayaan o napapabayaan na tayo ng Diyos. Ngunit, hindi ibig sabihin ito na talagang pinapabayaan tayo ng Diyos. Marahil ay hinahayaan niya tayo na lumakad sa landas ng buhay nang may buong pagtitiwala na kahit anumang ma-encounter natin o masalubong natin sa daanan na ito, ay patuloy pa rin tayong nagtitiwala na kasama natin siya. Napatuloy ang paggabay niya sa atin tulad ng ginawang paggabay niya kay San Jose at sa kanyang pamilya. Hindi lang iyon. As we follow God's will, patuloy tayong iniimbitahan to continuously reflect sa mga araw-araw nating karanasan. To be able to see kung paanong ang mga nangyayari sa ating buhay ay mas nagpapalapit pa sa atin sa Diyos. Sa pang-araw-araw nating buhay, bilang isang mag-aaral o kaya bilang isang guro, o magulang, at kung ano pa, patuloy ang paggabay sa atin ng Panginoon upang maging mas malapit tayo sa Kanya. May we always follow in the footsteps of Saint Joseph, that despite the uncertainty, kahit hindi sigurado, ay patuloy pa rin na sumusunod sa kalooban at pagnanais ng Diyos. Sana ay patuloy na tayong gabayan ng Kanyang presensya.